pakiramdam na nakatrabaho yung itong tatlo, considering na magkalayo ang inyong mga edad, ibang generasyon sila, pero dito parang inabutan nyo. Parang wala. Ay, akala ko, sasabi ko, tita, parang inabuso nyo. Tinasek. Parang bang lolong-lolo naman ang dating ng pagkakaano mo. Sa bagay, siguro si Sarah, hindi, totoo yun. Nung pinanganak si Sarah, siguro, hindi, nung nag-artista tayo, malayo nga. Malayo talaga. Kasi nung nag-start kami mag-artista, siguro si Sarah is sperm pa nun eh. Sarah. Hello po. Ako po ulit si Sarah Tolentino. Isang malaking karangalan po talaga na makatrabaho ko sila bilang bagong actress. hindi, no joke. Bilang bagong actress po, na maging leading lady ako nila, lalong-lalo na si Kuya Dennis Padilla. Sobrang, lalo pa original, comeback movie nila na original Kamos. Sobrang blessed po ako kasi hindi lang po, idol ko po sila actually, to be honest. Hindi lang po dahil sa kanya-kanyang talento nila, pero dahil sobrang down to earth po nila. Sobrang saya ng saya, laging good vibes lang po yung dala nila. Tsaka yung papa ko din po kasi, siya din po yung nag-convince sa akin na i-push tong project na to. Na sabi, kilalang-kilala yan sila, sobrang sikat yung movie nila dati, go mo na yan. Sobrang blessed ka na nabigyan ka ng pagkakataon na maging leading lady nila. Ayun, parang pakiramdam ko nasa cloud nine ako. Thank you so much. Hindi, magko-comment lang ako. Okay naman si Sarah katrabaho kahit na medyo malayo yung edad namin. Kaya lang, medyo nahirapan din ako tuwing shooting namin dahil yung nanay niya, minuminuto nakabantay sa akin. Kahit na madaling araw na, imbis na matulog na, sabihin ko, ma, wala namang kung nangyayaring masama sa anak niya. Bakit hindi po ako matulog alas 4 na? Sabi niya, hindi, Dennis, may tawala naman ako sa'yo, kaya lang, ayaw ko magkiwala. I learned a lot. It's the first time yung big role ko to. And I learned a different level of professionalism with them. And to witness, even though there's an age gap, as you say, it was like we're with our friends. Because their jokes, ang witty, ang quick. It was so fun on set. And I didn't feel what you were suggesting earlier. Wala, it was really parang fun, and si I appreciate Ana Rosas it. Nung ano, nung araw, ano? Sino po? Oh, ano? Naging pa kaya. Bigga pa naka-move on. Debs? Ako po si Debbie Garcia. Hello po. Working with them po, of course, it's a pleasure po kasi bata pa lang ako, napapanood ko na siya. Most of her, si Debbie po dito, most of her scenes were with Andy Garcia. Yes. How was that? Knowing that this is his last movie. Of course, nakakalungkot po yung nangyari. Si Tito Eddie po, sobrang maalaga niya katrabaho. Sa set po, ayaw nung nagpapaalalay. Kasi syempre po, diba, lahat kami nakaalalay sa kanya. Nagagalit siya kasi feeling niya, bagets pa rin siya, feeling niya kaya na lahat, ayaw niya magpa-double. Tapos pag yung eksena po namin, bago kami mag-start, in-explain niya muna sa akin, dapat ganito yung gawin mo, ganyan. Tapos binibigyan niya ako ng mga advices po with work. Sobrang bait po ni Tito Ed. Anyway, is it yung movie na to first time mo maka-work yung dad mo? Si Eddie Garcia? Ay, di ba? Ah, di ba? Opo, tinanong nga niya sa akin kung Garcia daw ba talaga yung surname ko. Tapos sabi pala ni Tito Eddie sa akin, nung first day ko, sabi niya, feeling ko kamag-anak ito talaga. Kasi... Talaga? Oh. Hindi naman nga yun. Kasi she plays Selena, the secretary. Tapos doon niya po, pinagsabihan niya ako na with work na dapat pagbutihin ko daw. Yun. Hindi! Sobrang ano, binibigyan ng mali siya ni Kuya Dennis. Wala akong ba? Sabi ni Tito Ed sa kanya, Debbie, ama o Debbie. Sabi siya, dapat iha. Speaking of, go ahead. Silang tatlo naman po, maalaga din po, especially si Kuya Andrew po yung mga scenes ko kasi si Kuya Andrew po yung kasama ko lagi. Kuya! Si Sir Andrew. Kuya, si Kuya Andrew po. Yung mga scenes namin na medyo mga sexy scenes namin, maalaga naman po siya
Like, kapag may mga nanonood sa set na ibang guys, sasabihan niya na papalabasin niya muna yung ibang guys para medyo may privacy. Thank you. Yes, you were... Thank you. I-expound ko lang yung about dito, Eddie, na last movie niya to. So, how was it working with him? Anong role niya ba dun sa movie specifically? Actually, siya yung pinaka-villain namin. Yung last day namin, yung last day namin siyang kasama, that was a Wednesday, tapos na-accidente siya Saturday. Supposed to be, after nung Saturday, schedule niya ng taping, Monday, may shooting, balik siya sa amin. Pero natapos naman niya, yes, lahat ng scenes for... Merong Saturday. Isang hindi. Merong isa. Okay. Anyway, ginawa na lang na paraan ni Direk Al. And then, ang huling kaisena ni Tito Eddie, kami tatlo, ako yung... Binarito rin, di ba? Oo, kami, dati eksena. Oo, actually, binaril, basta may binaril siya sa amin. Yun yung last scene. Siguro, nagpakap ako ng mga 5 a.m. Tito Eddie, siguro nauna lang sa akin, mga 4 a.m. Believe nga ako sa kanya, sabi ko, Tito Eddie, wala ko bang cut-off? Sabi niya, bakit? Pagod ka na ba? Maligtad eh. Siya pa yung nagsabi sa akin, bakit pagod ka na ba? Kasi wala nga siyang cut-off. Well, of course, Tito Eddie happens to be the ninong of my panganay, 4D. At siyempre si Dennis din, of course, Chano. Mixed emotion, malungkot, masaya kasi nakasama sa pelikula. But siyempre, hindi ba iaalis na, you know, sa pelikula din na natapos yung, ano, yung pagsasamahan, maybe. And in as much as I can remember, yung last night ni Tito Eddie would be the funniest one. Kasi kinuwentuhan ni Dennis Padilla, si Eddie Garcia. And I never saw how happy Tito Eddie was nung tawa ng tawa siya sa mga jokes ni Dennis. And Dennis, to that effect, bigyan mo sila ng konting preview nung kwentuhan niya. Hindi kasi nag-una, nag-small jokes lang ako. Kasi nakaupo si Tito Eddie, tapos nakaupo kami sa harapan niya. Nag-small joke lang ako, eh ang lakas ng tawa niya. So tinuloy ko na. So may dalawang kwento ako na ikinwento sa kanya na tawa ng tawa siya. Ito yung ang alamat ni Kaingo, tsaka yung mahiwagang palaka. Talagang tawan-tawa siya. And sa, di ba, pag tayo-tayo na lang, tapos walang coverage, at saka ako na lang kikwento sa inyo kung ano yung istorya nung alakan ni Kaingo Rolly at yung mahiwagang palaka. It's bittersweet na yung last movie as yun ang pagkakaalam namin, I think tama ba, ito yung last movie na na-complete niya. Very small scene lang yung hindi niya nakunan eh. Talaga na-complete. Ako personally ay aside from we had a movie together, nagkaroon pa kami sitcom together na matagal sa Channel 7. I don't know if they're going to use it in the movie, but nagdubbing kami. There was a scene na hindi maganda yung sound. So, I dinab ko si Tito. Tinry ko. I don't know if they're going to use it. Parang phone call ni Tito Ed to Andrew. They had to cure the dubbing. Sinubukan ko. I don't know if they're going to use it. Thank you, Jana. Si Andrew, you have to say. I'll just pass the mic to Luis. Alay na natin sa girl. Sige, sa akin na din. Sige, sa akin na din.